Hi guys, so here we go again. And sa ating paglalakbay, coming from Baguio, nakita natin itong Kabsat, La Union, which is ang gandang review. And ito ay nasa San Juan, La Union. Kitang-kita nyo naman, puro dagat nakikita natin. And pag galing kayo ng Baguio, nasa almost 2 hours, depende na lang sa speed. And going 5 hours pagkagaling ka naman ng Manila. Pero worth it naman. Tingnan nyo naman. Bloom-blue ang dagat. Parang wala ka sa Pilipinas. Joke lang. Pero ang ating Pilipinas ay napakaganda ng mga tanawin. And ang sarap mag-road trip. So galing tayo ng Baguio and ito yung ating dinadaanan going down. At kaya nga, excited na kami. So dahil sa pagre-research natin, nakita natin itong Kabsat na nasa beachfront na restaurant at kilala sa mga surfer dito sa La Union. Ayan, Kabsat means kapatid yata sa kanilang lingwahe. And ayan, si bouncer or si guard ay nakabantay. Diyan sa may left side ay yung kanilang villas, so pwede kayong magstay dito. And dahil sa nasa 2 to 3 p.m. tung dating namin dito, medyo late lunch tayo. Ito yung second floor nila. Meron silang mini bar na parang kubo. Kita nyo naman, mahangin. And mas masarap dito. And mas malamig ng konti kaysa dun sa baba. Kasi yung init ng sand, pagka humangin pumapasok sa loob ng restaurant. Siguro sa mga bandang hapon na talaga yung medyo malamig-lamig na dyan sa baba. So, napili namin dito sa taas. And kita nyo naman, napakasimple pero tropical feel yung makikita nyo. And ang ganda ng kanilang restaurant. And ito naman yung overlooking ang kanilang second floor. Kitang-kita nyo, may mga maliliit na mga stalls din. Mayroong nagpapahina tattoo. Ayan. And pwede kayo mag-rent ng surfing board. Konti yung tao kasi ang init. Sobrang init. Pero aliw na aliw ka naman dyan sa makikita mo. And yan, no, meron tayong mga ready na mga sa standbyan pagka lumubog or palubog na yung araw. And this is the look pagka tumingin ka naman pa loob ng restaurant sa second floor. And ayun, nakapwesto kami dun sa gilid. Ayan. And mas mahangin dito. Hindi kami tumapat dito mas malapit sa malaking bintana. It's because sabi nung waiter, pagka bumaba na yung araw, tatamaan talaga yung area na yon. And para sa mga seniors, masyadong nakakasilaw yun eh. Kaya doon kami medyo sa inner portion. And going down the stairs, ito naman yung makikita nyo, may bar. And ang daming upuan. So, ma-accommodate lahat ng mga gustong kumain. Ayan. Pero may mga tao naman nagsistay dito sa baba. Nasa sa'yo naman kung ano ang gusto mong upuan or saan mo gusto umupo. Ayan. So again guys, nasa around 2 or 3 p.m. to, kaya kita nyo walang nakaupo kasi sobrang init. Ayan. And yung nagustuhan ko dito is yung ambience niya, nakaka-relax talaga. And feel na feel mo na nasa bakasyon ka. Ayan, and napakalinis din. Though may mga konting, syempre, mga fly dahil open area to. Pero, ano naman siya, namamanage naman. And ayan, pakalaki ng kanilang bar area and super dami ng pwedeng inumin. And eto na nga, etong rating ko ay based sa aking panlasa, guys, okay? And ayan, meron tayong kare-karing bagnet, which is masarap, pero nakulangan lang sa gulay. Yung beef caldereta nila, it's so good. Medyo maanghang-anghang, pero mas maganda kung mas malambot yung karne. And then they have their pakbet, which is yummy. At saka yung broccoli with garlic. So, food rating nila, I'll give them 9 over 10 overall. Ayan. Kasi mabilis pati ang kanilang service. At mabilis at
mabait yung aming naging waiter para sa aming pag-visit sa Kabsat. Ayan. So, eto na guys. Sana nagustuhan nyo yung review and makadalaw kayo or makasaglit kayo dito kasi it's worth it. And don't forget to subscribe sa My Hope Vlog. More to come dito sa ating adventure sa Ilocos. Bye-bye!